KG, tamban? Na? O, give me 2 KG. 5 gram daw po ang kilo ng tamban. Kaya bibili ako ng 2 kilo ng tamban. Puro po ang tamban dito. 5 gram, isang kilo. Give me good, ha? Sa ang ating tamban, lagawin po nating sardinas yan. Tinanggalan ko po ng buntot, ulo, at saka tiyan. Ayan po siya. Iluluto po siya. Palalabutin natin. Gagawin natin sardinas sa black beans. Tawsi po. Ayan. Patutuloyin ko lang po siya. Para naman kahit paano, kasi ang dami tumatangkilik sa aking mga sardinas, ngayon dadagdagan ko ang inyong ang negosyo. Ayan po, swabing-swabi po yan, patok na patok po yan, yung sardines with tausi po yan. Ayan siya. Ito po yung ating gagamitin sa ating sardines with tausi, black bean po. Ayan. Dry po to. Binili ko to sa Chinese grocery. Ayan po. Kaya, yan po ang ating gagamitin. Kasi, paborito ko yung kapag bumibili ako, yung nasa lata. Kasi gusto ko yung ano nila, sardinas nila na may tausi. Kaya, gagawin po sa inyo. Ayan po yan. Yung ating tamban. Kinamiskisan ko po siya. Ayan, tinanggalan ko ng ano. Hindi ko tinanggal yung itim-itim na yun kasi yun ang masarap eh. Tinanggalan ko lang yung dugo. Ayan, tinanggal ko ng kaliskis, tiyan, ulo. Tapos isasalansan natin siya ng ganyan. Ayan po yung ating pansahog. Paminta, laurel, sili. Rin po yung ating sili. Ayan po. Nalagay ko po sa ilalim. Ayan, salansan natin siya ng ganyan para mas hindi siya malakas sa olive oil. Ayan, may isang na lumalaki. Ayan, di po ba? Ang mura ng tamban at sariwang-sariwa po siya. 5 gram ang isang kilo. Bumili akong 2 kilo. 2 kilo po yan. Mas marami pa yung natapon na ulo. Tsaka kaliskis. Ayan, kailangan maganda po ang kapag po kayo naggawa ng sardinas, kailangan talaga yung magandang pagkasaransan niya. Ayan, no? Ayan. Di ba? Ang ganda ng pagkasaransan. Ngayon, lalagyan ulit natin siya ng tausi. Lalagyan po natin siya ng ayan. Ayan po. Ayan. Tadagdagan po natin siya para mas masarap. Ayan yung ating dry na tausi. Ayan. Ayan po siya. Napakasarap po niyan. Ayan. Ngayon, maglalagay ulit tayo sa taas ng laurel sili. Ano po? Nilagyan po ulit siya sa taas ng sili at saka laurel. Ngayon po, maglalagay tayo ng asin. Okay na po yung asin na yan kasi may tausi na po siya. Mahalat na po yung black beans niya. Kaya okay na yan. Kasi sa sardinas po, hindi naman maganda yung matabang para mawala yung kanyang lansa. Kaya at saka hindi po siya nasisira kapag tama ang kanyang halat. Ayan. Lalagyan na po natin siya ng olive oil at saka na natin siya sasala. Napakasarap po niyang ano na yan. Ito na po yung ating olive oil. Lalagyan natin itong ating tamban. Sarap po niya. Paborito yan. Kahit na matinik sa pasyo at saka sa iniyaw eh. Pero dahil para makakain naman kayo ng tamban, bibigyan ko kayo ng masarap na sardinas. Ayan. Lalagyan na natin siya ng olive oil.
Ayan po. Wala nang ilang kasi itong olive oil na to. Yung iba naiinip eh. Mabagal daw. Ganyan lang siya talaga. Try nyo rin po to, yung mga takot sa tamban. Try nyo. Gawin yung sardinas. After 1 hour, check ko to. Kung malambot na, okay na. Ayan. Isip ko, ang sarap ng tamban pero dahil matinik, birang ano, kumakain. Lalo na yung mga kabataan. Siyempre, tama din silang magano, mag-imay-imay. Tama na yung matikang kay yung olive oil na ganyan. Maglalagay po ako ng kalating fish nor cubes. Kalati lang po yan. Para mas masarap siya. Dati po kapag gumagawa akong sardines, hindi ako naglalagay ng tubig. Ngayon po, maglalagay tayo para yung mga hindi kayo mahirapan magluto kasi sabi ng iba, nasunog daw yung sa kanila. Talagang hindi po ako naglalagay ng tubig. First time po maglagay ng tubig. Ayan. Try natin ngayon. Try natin siya. Ayan. Isang cup po siyang tubig. Ayan. Sasalang na po natin siya. Ito ang ating pressure ko. Kaya kanina, isang oras sila. Tinignan ko. Baka mahinig pa siya. Patuloy natin ng tubig. Eh, matigas pa po. Siyempre, tamban po yan. Marami po talaga tubig ang tamban. Sa dami niyang tinikitingin po nina, medyo matigas pa. Kaya ginawa ko siya ng isang oras at kalahati. Hindi na natin kung lumambot na ang tinik niya. Hindi ko po alam kung itong tamban na to, sa tawag ko tamban eh, hindi ko alam kung ano kung ito ba yung makarel o ano, basta tamban po ang alam ko dito. Tingnan natin kung lumambot siya. Ang ating tamban sardines. Titingnan ko kung lumambot. Kung lumambot ang kanyang tinik. Ayan po siya. Ayan ang kanyang tinik. Ito po. Ayan ah. May tinik po siya, diba? Titingnan natin kung lumambot. Lambot. Masarap po talaga niya. Ngayon, alam niyo na kung anong gagawin niyo sa tamban. Gawin niyo po sa dinas, conforme sa inyo kung anong gusto niyo ilagay. Basta talaga ko dyan, ang sarap po niya. Tausi, yung dry po ang ginamit ko. Pwede rin naman yung nasa lata, tanggalin niyo na lang ang sabaw. Ayan po ha. Malambot na malambot siya. Sardinas, tamban sardinas. Ngayon po yung pinaglutuan ko. May natira pa rito kasi medyo nadurog ng konti natin lalim. Ayan po, wala po sunog. Sundan nyo lang po yung binigay kong ano sa inyo. Ayan, ayan po. Ayan po yung ating nasa plate na. Ayan po, sobrang lambot po ng tinik. Isang oras at kalahati ko po siyang dinuto. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagko-comment, like, share, sa lalo na po sa mga nagsasubscribe, nanonood, huwag po kayo magsawa. Sana magustuhan niyo po yung aking tamban sardines with tausi po. Black beans po. Maraming salamat. God bless po. Maggabi na rito. Mag-alasize pa lang. Kaya, good night na rin sa inyo. Thank you again.